Masayang araw, mga ka-PL. Pag-usapan po natin ngayon ang mga lungsod na may pinaka mataas ang kriminalidad at ang pinaka tahimik at ligtas na lungsod sa buong Pilipinas. Bagamat nakakahiya po ito, mga kababayan, sa mga alkalde dito sa mga lungsod na mababasa ho natin, mas nakakahiya ho ito. Itong isang lungsod, mga kababayan, na kung saan nasasakupan po nito ang Palasyo Malacañang, kung saan doon po ang kuta ni Dayunyor. O, nakakahiya po ito sa kanyang administrasyon. Ito na po ang mga lungsod, mga ka-PL. Simulan ko na pong basahin. Nakakababa ho ito ng turismo sa ating bansa. Matatakot po ang mga turistang pumasok sa ating bansa dahil ho dito. Dahil na rin siguro sa kapabayaan ni Dayunyor. O, eto na ho. Simulan ko na ho, mga kababayan. Unahin ko po muna siyempre basahin itong lungsod na may mataas po na kriminalidad. Nakakahiya. O, eto. Ayan, ilagay ko na dito. Basahin ko lang po ito, naging caption ni Tito Jason sa mga ka-PL. Ang sabi niya, "This is not good for the image of our country and very bad for tourism." Siya nga naman. Kung ako ang dayuhan at dadayo ako sa bansang Pilipinas at ako ay maninirahan diyan, nako, sa lungsod na mababanggit ko ay siya, hindi na lang ako tutuloy. Sa ibang Southeast Asia country na lamang ako pupunta. Abay, nangunguna pala itong lungsod na ito. O, ayan o. Ano nakalagay dyan? City with the highest, mga kababayan, crime in Southeast Asia 2024. Mga kababayan, nangunguna po. Ayan o. Manila. Grabe o. Sumunod na po ang Kuala Lumpur, Pinom ba ito? Pinom, hindi ko alam paano basahin yung lugar na yan. Jakarta, Ho Chi Minh, aba, nadamay pa ang Cebu, Johor, Baru, Pattaya, ay ang Iloilo, isa pa rin pala. Bangkok, nako, sana matawagan ng pansin ang mga alkalde dito sa nabanggit na lugar, lungsod ng Pilipinas, Manila, Cebu at Iloilo, mga kababayan. Ngayon, dumako naman po tayo sa pinaka ligtas na lungsod sa ating bansa. Ay siyempre, shout out sa mga taga Davao. Gerbo natin ito, mga taga-Dabawenyo. Mula noon hanggang ngayon, mula noong bago pa man naging pangulo ang Tatay Digong, abay, taglay na po ng Davao City ang pinakaligtas na city sa ating bansa o lungsod. O, ayan. Ano ko nakalagay dyan? Nakalagay o binilugan po. Safety index, mga kababayan. Nangunguna po ang Chiang Mai, Thailand. Ayan. Sumunod po ang Singapore. Ayan. Pangatlo po ang Davao City, Philippines, mga kababayan. Oy, teka. Baka mamaya sabihin bias tayo. Basahin na rin natin yung iba kasi may Pilipinas pa rin pala dito. Una, sumunod po sa Davao, Penang, Malaysia. Hanoi, Vietnam. Oy, Makati. Congrats.
Bangkok, Thailand. Iloilo. Oy, congrats Iloilo. Nasa 50-50 siguro ang Iloilo, mga kababayan, kasi nasama sila kanina sa ano eh, sa highest na crime na lungsod sa buong Pilipinas sa 2024. O, Pacha, Thailand, Johor Bahru, Malaysia. O, dalawa lang, ay tatlo. Oho. Davao, Makati, at Iloilo. Congratulations sa mga alkalde na talaga namang ginagawa po ang lahat para mapanatili ang katahimikan sa kanilang nasasakupan. Ayan. Pero ang nakakahiya ho dito, mga kababayan, hindi ko po kinukutya dito si Mayor Lacuña, no ho? At alam naman talaga ho natin, ang Kamaynilaan, mga kababayan, ay pinamumugaran ho yan ng mga matitinik na ahas. Alam nila po ang ibig kong sabihin. No ho? Pero naroon kasi, ang Palasyo Malacañang, kung saan naroon po si Dayunyor, mga kababayan, hindi niya napansin ito. Hindi niya ito ginagawa ng solusyon. Nagtatanong lang, ha. Alam naman po ninyo sa panahon ngayon, mga kababayan, mahirap na pong magtanong. Kapag ka nagtanong ka, akusado ka na. Ayan, ha. Nyor! Aba! Naway matawagan ka ng pansinyor. Kausapin mo si, ano, si Mayor Lacuña, kung meron kayong contact niyan, at nang hindi nadawit o nadadawit ang pangalan mo, ikaw kasi ang Pangulo ng Bansa, Nyor. Ano? At nariyan sa Kamaynilaan o sa Maynila ang Palasyo Malacañang, kung saan diyan ka namumugad. Madadawit at madadawit ang pangalan mo, Nyor. Lalo na't Banyaga ang makakita nito. Magtatanong, sino nga ulit yung presidente dyan? Sasagot yung isa, si Dayunyor. Wag na tayo pumunta na Maynila. Ano ba? O yan, mga kababayan. Pero, proud na bawin nyo dahil nananatili ang katahimikan, katiwasayan dito sa Davao City. Congrats! Kaya sa bagitong alkalde ng Davao, walang iba kundi si Paolo. Paolo? O sino? Si Sebastian. Ayan, o Baste Duterte. Sorry. Nakakamali po. Okay. Dumako na po tayo dito sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Itong naging pahayag po ni Dayunyor. Hindi ko na po babasahin ang lahat at maintindihan naman po natin kahit dito pa lamang po sa caption. Ano sabi rito? Harangin naku, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang anumang plano ng tangkang destabilisasyon laban sa gobyerno at hatiin ang mga Pilipino. Nyor, halimbawa kung totoo man, itong mga kumakalat ngayon na usap-usapan na di umano ay merong destabilisasyon sa gobyerno. Ang tanong, mapipigilan mo kaya kapag ka lahat ng men in uniform nakiisa na sa destabilisasyon? Nyor, tulad ng nangyari sa tatay mo, tulad ng nangyari sa panahon ni Erap, may magagawa ka kaya, Nyor? Ano nga harangin? Mag-isa ka na lang. Ayan, sorry. Mag-isa ka na lang. Kapag ka kumilos na ang men in uniform, hindi ko sinasabing kumikilos na, ha? Kung sakasakaling totoo man na mayroong destabilisasyon, at kung sakasakaling kumikilos nga itong mga men in uniform natin, wala kang magagawa, Nyor, kundi ang bumaba sa Palasyo Malacañang. Yan.
Yun lang. Kaya, kung totoo man yung destabilization na yan, o hindi, edi mas mainam muna ito mga kababayan, magmasid na lamang po tayo sa mga kaganapan sa ating bansa. Ayos! O, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.